Magandang araw po. Ngayon naman po ipakikita natin yung likod ng aming bahay. Marami rin po itong tanim at nililinisan po parpunuan. Katulad po nito, namawar na to. Ito lang po. Kasi yung part na yon nililinisan pa po parpunuan. Kaya ipapasyal ko po kayo dito sa likod ng bahay namin hanggang doon sa may tagilid. Tara, samahan niyo ako. Ito po yung likod ng bahay namin na sinasabi ko sa inyo na ipakikita ko. Ito po ay madamo pa. Hindi pa namamawel. Kaya dahil yung pong parpunuan, nililinisan. Marami rin po itong tanim. Ayan po. Meron po tayong bayabas. Yan po yung nabibili natin sa ano? Sa palengke, yung malalaki. At saka sa mall, binili ko po yan na grafting. May punkan tayo. May mga rambutan din po. Bawat puno po ng halaman, nililinisan. Para pagkatapos malinisan, saka po siya imamower para hindi ma-damage ang mga puno ng mga halaman. Marami pong tanim dito, iba't ibang uri ng grafting. Puno na rin po ito. May mga dwarf na nyug din po para meron tayong mababang puno na nyug in case na gusto nating kumuha. Ang kadalasan pong tanim natin dito ay yung matataas, ang hirap pong kumuha ng nyug or buko kapag kailangan po mo pa na mangunguha ng mga akyat. So nagtanim kami ng katulad nitong dwarf para hindi na kami mahirapan pagdating ng time, aabutin mo na lang. Ito naman po ay grafting na chiko para mas mabilis pong bumunga. May mga saging po, diyas, latundan. Malinis na po lahat ang puno niyan. Itinatambak po sa isang maayos ang mga dahon. Para pag mamawar, hindi po sagabal. Meron po tayong grafting na mangga. Malawak po to sa likod ng bahay namin. Ito naman po, kay Mito, grafting din po. Meron tayong sweet guyabano. Galing po ito sa ano? Agriculture na Magallanes. Bigay po ito basta kukuha ka lang sa kanila. Kaya nagpapasalamat po ako sa agriculture na Magallanes. Ang dami po naming benefits na nakukuha basta kukuha ka lang. Sweet guyabano po ito. Salamat po sa agriculture na Magallanes, kay Engineer Cisante, salamat po. At kay Mayor Maligaya, Hasmin Maligaya, maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa agriculture. Mas marami po kaming tanim na rambutan. Ayan po. Kaya kahit po magsabay-sabay ang bunga nito, kahit ilang puno ipamigay namin, i-share namin ang bunga, mas marami pa rin po kaming
ibebenta sa dahil lang ang rambutan po naming tanim ay mahigit 17 na puno. Grafting po lahat yun. Ang iba po ay mga bumubunga na. Iba ay incoming na. Bumubulaklak na pero hindi nakatuloy kasi masyado pang bata. And next year po, mas marami ng bunga. May mga bago tayong tanim na grafting na Suhang Dabaw. Yan, Suhang Dabaw po namin yan. Ay marami na po. May bumubunga na rin po. Yung iba, bagong tanim lang po ito pero mas marami ng mas malalaki. Katulad po ng bayabas na ito, 2.5 years pero ang dami na po naging bunga. Malaki po ang bunga nito. Napakinabangan na to ng mga kaibigan kong dumadalaw dito at may gusto ng bayabas. Naubos na lang po ang bunga. Merong isa, ando na lang sa dulo. So, mabilis pong bumunga kahit hindi po grafting. Hindi mo naantayin bumunga basta pagkatanim. Aalagaan mo lang ng linis, abono para mas mabilis lumaki ang mga tanim. Pag hindi po kasi alaga, lumalaki man, mabagal. May isa ba rin po tayong tanim dito? Ito naman po, sweet guyabano. Pinutulan na po yung dulo. Gawa ng pinroning para hindi masyadong mataas. Masarap po ang bunga nito, sweet guyabano. Nakuhanan na rin po natin. Ayan po yung bunga. Hindi pa masyadong marami kasi beginning pa po yung pagbunga. Latundan. May rambutan din doon. Yung pong part ng pababang yun yung tagilid. Marami po tayong tanim na guyabano kasi masarap po ang sweet guyabano. Meron din po tayong lansones. Ang lansones natin po na tanim ay 30 pieces. May malalaki na po yan. May maliliit, yan po ay mga huling tanim namin kasi yearly po ay nagtatanim kami. Ito naman po ay avocado. Marami po kaming variety na avocado. Merong binote, may bilog. At yan po ay marami. Maraming tanim. Hindi lang po yan 40 kasi param doon sa may tabi ng sapa, yung ilat na binidyo na ipinakita sa inyo, marami pong tanim doon, langka, guyabano, avocado. Para po doon sa tabi ng sapang yon ay may mga puno kahit may kawayan para hindi naman kawawa yung sapa at hindi maubos ang tubig. Ayan po yung patagilid. Ayan po yung may langkaring tanim. Na-proning na rin po yan para hindi masyadong mataas. Pero 2.5 years lang po yan. Pero mataas na mataas na. Ang halaman po kasi, once na naalagaan mo, na-maintain mo, at naabunuhan, mabilis din pong lumalaki. At naging malusog ang kanilang mga puno. Yan po mag-aabono uli kami pagkatapos ng mawer para may panlaban sila sa tag-init. Ang last na abono namin po ay katapusan ng September. Tama-tama po, tapos ng linisin to kasi mabilis naman po maglinis pag mawer. Hindi nga lang po pwedeng linisin basta-basta kasi kawawa po ang puno. Kailangan nakaganyan po siya, malinis, malayo, kasi talim po ng mower ang ginagamit natin. May mangga po yan, kinalabaw po yan, grafting. Last year lang po namin tinanim yan. Mataas po ang damo kasi ang bilis po. Lumago ang damo dahil ngayon po ay tag-ulan. Pero ito po likod ng bahay namin, punong-puno na rin po ng tanim to.
Ayan po, oh. Rambutan. Hindi po nakatuloy ang bunga nito sa dahilang tag-ulan, huhulog. Pero may isang nakatuloy, oh. Katunayan na nabunga na siya. Ito po, oh. Nakakatuwang pagmasdan sa dahilang ang bilis po ng panahon. Sa 2 years and a half, napakabilis na lang lumaki. Kaya dito sa probinsya po, simpleng buhay ang pamumuhay ng isang katulad namin. Pero napakadami po naming nakukuhang pagkain na libre basta masipag ka lang. Nonstop po ang bunga ng mga saging. Kaya weekly nag-harvest yung husband ko. Ang pinakakonti pong na-harvest niya is 2,000. Ang pinakamataas po ay nasa 4,000. Kaya nakakatuwa po. Nagsimula kami na ito po ay gubat. Talaga naman back to zero kami. Kaya nakakatuwa po na hindi po kami nainip ng pagtatanim. Tanim lang po kami ng tanim. Hindi po namin namalayan na napuno na po. Ang kadalasan po nagmi-maintain ito, husband ko saka ako. Nagtutulong kaming dalawa. Sa dahilan po ang mga tao ay busy-busy. Sila po ay may kanya-kanyang trabaho. Hindi na po uso ang pagkuha ng mauupahan. Sa dahilan sila po ay nandun na sa construction. Busy-busy sila sa construction. So, temporary kaming dalawa ang nagmamanage nito. At magmamanage kahit kailan kasi wala naman pong hirap na hindi kaya. Basta ginagawa. Tag-ulan lang naman po, maraming trabaho dito. Kasi mas mabilis po ang damo. Ang mga saging po, napansin nyo, walang masyadong ito yung dahon ng saging. Yan po inililinis. Kinakarit po yan. Nagpagawa po kami ng pangkarit sa dahon ng saging para maabot. Kasi ang gusto po ng husband ko ay yung maganda. Hindi siya yung marami nakabaksak na dahon ng saging. Pag nagmamower po siya, ako ang gumagawa niyan. May dala po akong pangarit. At inaayos ko po yan. Ngayon po, nandun siya. Nag-aayos po at naglilinis ng mga punuan. Pupuntahan po natin. Oh, may mga bagong nyug po yan. Mga dwar po yan. May mangga. Mapapansin nyo po may papaya ito. Dati po tinaniman namin ito na Red Lady noon. Malaki rin po ang kinita namin sa Red Lady. At si Red Lady kasi masarap kaya maraming bumibili. Mura lang po dito per kilo ang Red Lady. 15 pesos per kilos. So nag-harvest po kami minsan 200 kilo. Sa 15 pesos po malaki-laki na yun. Every 3 days nag-harvest po ng papaya noon. Kaya malaki rin po yung kinita natin. Ngayon lang po hindi kami nagtatanim sa dahilang ang papaya ay kailangan ng sa araw. Eh ngayon, ito po ay puno na ng tanim. Kaya hindi na masyadong maarawan. Hindi po gaganda ang papaya dito. Kasi puno na po ng tanim at naglalakihan na ang mga puno. Ito naman po, incoming na tumutubo. Yan po eh, avocado. Ano lang po ang tinatanim dyan? Buto. Pusa na po yan tutubo. Kaya yan naman po yung napakabilis lumaki. Basta inaabunuhan. Rambutan again. Kasi po ako eh, ang mga anak ko yung mahilig sa rambutan. Kaya natuwa po akong umorder na maraming rambutan. Para hindi lang po anak ko ang kakain. Mga kamag-anak.
mga kaibigan na pumupunta dito sa amin. Para pagdating po ng time, lahat ng bibisita dito ay mabibigyan namin kung anong available na prutas namin. Ayan po siya, oh, nililinis niya. Meron kaming pinagawang pangkaret sa magagawa ng itak, yung pantabas. Ting umaga po, yan ang trabaho namin. From 5:30 to 9 a.m. Nandito po kami sa ano, sa farm para maglinis-linis kasi ang trabaho lang po namin umaga, hindi na po kami nagtatrabaho ng hapon. Sa kadalasan po sa hapon, ang ginagawa namin doon na lang sa may malapit sa bahay namin, sa mga gulayan. Doon sa malapit sa garden. Pagkatapos po niya yung karitan, ipunin pa niya yung dahon at lilinisan din po ang punuan. Yan po. Malawak po yan. May mga tanim din puno. Ito po eh, kalilinis lang nung June. Kita nyo, napakadamo na. Ganyan pong kabilis. Pero kahit po mabilis lumago ang damo, hindi naman po kami sumusuko. Kayang-kaya. Yan po ay sa sipag at tiyaga para ang halaman ay lumusog. Lumago po! Buhay! Buhay ang mga magsasaka! May kawayan din po dyan kasi yan po ay may parang pababa po yan eh, papuntang Sapa in Tagiled. Tulad nyan, oh. Malinis na. May nyog. Nilagay lang dyan kung sinong may gustong at na papasyal dito sa side na to, pwedeng kunin yan. Libre po yan. Yan po. Maraming tanim. May mga manggarin po dito at rambutan. Meron din po tayong tanim na durian. Na kahit hindi po ako kumakain ng durian, nagtanim din po kami ng durian. Para yung sa may mga gusto at kung hindi naman po makain, ibebenta. Gusto lang po namin mapuno ang taniman para hindi masyadong nagdadamo. Pag ang puno po kasi ay lumaki, medyo malilim na, hindi masyadong tumataas ang damo. Yan po. Ang bilis mabalot na mga puno. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, na kailangan linisin ang punuan kasi nasasabit po yung puno pag minamower kasi may mga bagin po na damo. Eh hindi po pwedeng basta-basta imower nang hindi malinis ang punuan. Ayan po. Itong likod ng bahay namin ito, na kahit nasabihin mong malawak, sa dalawang umaga lang na punuan, kayang tapusin ng husband ko. Ganyan po yung kabilis magtrabaho. Ayan po yung papuntang Tagiled. Oh. Kailangan linisin na rin po yan. Inuuna lang ang Kapatagan. Pagkatapos ng Kapatagan, yun namang Tagiled.
dito na lang po ang aming vlog. Ipakita rin namin sa inyo yung likod ng bahay namin. Shoutout po sa lahat ng mga viewers, subscriber. Hindi na po namin kayo isa-isahin. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa channel namin. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.